tang ka aya ayang lira. Ipanin nyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway. Tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ng Panginoon, tumawit ng kagalakan. Tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo'y tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat dahil mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan na ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang aming pagtitiwalang ito sa Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming sapat na kakayahang gawin ito, ang Diyos ang nagkaloob nito sa amin. Niloob niyang kami maging lingkod ng bagong tipang. Tipang hindi nababatay sa kautusang natititik, kundi sa Espiritu. Sapagkat ang dulot ng titik ay kamatayan. Ngunit ang Espiritu'y nagbibigay buhay. Nang ibigay ang alintuntunin ng paglilingkod na nakatitik sa tinapyas na bato, kalakip na nahayag ang kaningningan ng Diyos. Ano pa't hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises, bagamat ang kaningningang ito'y lumipas. Kung ang paglilingkod na batay sa kautusan, nakatitik na nagdala ng kamatayan, ay dumating na may kalakip na kaningningan, gaano pa kaya ang paglilingkod ayon sa Espiritu? Kung may kaningningan ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol na kamatayan,
lalo pang maningning ang paglilingkod na ang dulot ay pagpapawalang sala. Dahil dito, masasabi natin, ang dating ningning ay wala na, sapagkat nahalinhan ng lalo pang maningning. Kung may kaningningan ang lumilipas, higit ang kaningningan noong nananatili magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang po na ating Diyos ay lubos na papurihan. Sa harap ng trono niya'y sambahin ang ngalang banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Si Moises at Aaron, mga saserdote niya, at si Samuel na may lingkod na sa kanya ay sumamba, nang ang po'y dalanginan, dininig naman sila. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang po'y ay nagsalita sa gitna ng mga ulap. Sila naman ay nakinig, utos niya ay tunupad. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Opo na aming Diyos, sinagot mo sila agad, at ikaw ay nakilalang Diyos na mapagpatawad. Ngunit pinagdurusa mo kung gawa'y hindi tumpak. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang Diyos nating Panginoon, dapat nating papurihan. Sa banal na bundok niya, sambahin ang kanyang ngalan. Siya'y ating Panginoon, siya'y ating Diyos na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Panginoon, ituro mo na yung landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi upang ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kasulatan ay hindi mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sinumang magpawalang halaga sa kahit kaliit-liitang bahagi nito, at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita
ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapagpalang hapon din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na tapat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, para po sa mga Hudyo, sentro ng kanilang buhay ay ang batas ni Moises o yung tinatawag na Torah. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng mga batas ay naipapahayag ng Diyos ang kaniyang sarili at sa pamamagitan nito, nananagawagan ang ating Panginoon na sundin ang kaniyang kalooban. Sa tulong din po ng mga propeta, nakukumpleto at masigit na napagtitibay ang mga batas na ginawa ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman, kung mapapansin po ninyo, ang panawagan ng mga propeta ay ang manumbalik ang mga tao sa Diyos dahil ang Diyos ay puno ng awa at habag. Hindi hinangad ni Jesus na burahin ang batas at ang mga propeta, bagkus binigyan niya ang mga ito ng tunay na kaganapan. Kaya nga po ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ay ang kaganapan ng batas at ng propeta. Ipinaliwanag niya ang ating ebanghelyo. At mismong sinabi ng ating Panginoon, huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at mga aral ng propeta. Naparito ako upang ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Ang mahalagang pahayag na ito ng ating Panginoon ay ang siyang tumutulong sa atin upang masigit nating maunawaan ang kaniyang misyon at ang katangian ng salita ng Diyos. Kung ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ay ang katuparan ng batas at propeta, nangangahulugang tunay ang kaniyang pagka-Diyos. Uulitin ko po, kung ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ay ang tiyak at tunay na katuparan ng batas at propeta, nangangahulugang siya'y tunay na Diyos. Siya ang kabuuan at katuturan ng batas at utos ng Panginoon. Ang kaniyang mga salita ay makapangyarihan. Ang kaniyang mga salita nakakapagpagaling. Ang mga salita ng Panginoon nagbibigay sa atin ng pag-asa at kaginhawahan. Siya ang pinakadakilang propetang naghayag ng ating kaligtasan. Siya ang tunay na mukha ng ating mahabaging Ama. Kaya nga po tayong lahat ay hinahamon sa araw na ito na ipangaral din natin ang mabuting balita na ating napakinggan at natanggap. Subalit, hindi natin magagawang ipangaral ang mabuting balita ng Panginoon kung wala sa atin ang dalawang mahalagang bagay na ito. Unang-una, pakikinig. Mahalagang makinig muna tayo sa salita ng Diyos. Pag-aralan, pagbulay-bulayan, pagnilayan ng mabuti, at ang kaniyang salita
mararanasan natin tunay na nagbibigay buhay. Ikalawa, pagsasabuhay, hindi lamang po natatapos sa pakikinig ng mabuting balita. Nararapat, marunong din tayong magsabuhay ng kaniyang mga utos. Ang mga aral na ating napakinggan, hindi lamang dapat nananatili sa ating pandinig, kung hindi nararapat maisagbuhay at maisagawa ng ating mga kamay. Tayo mismo dapat marunong sumunod sa kalooban at kautusan ng Diyos. Kaya nga po kung tayo ay marunong makinig at magsabuhay, tiyak yon, hindi tayo mahihirapan na ipangaral ang mabuting balita ng Diyos sa ating kapwa at sa ibang tao. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, kung gusto po nating maging dakila sa kaharian ng langit, ipalaganap natin ang mabuting balita ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinapangako ng Diyos ang kaligayahan sa mga sumusunod sa kaniyang mga batas at sa mga naghahangad sa kaniya ng buong puso. Manalangin tayo ngayon ng sama-sama at buong katapatan sa iisang pananampalataya ang ating itutugon. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang Santo Papa at mga obispo, sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo at pamamuhay, naway humikayat sa kawan na sumunod sa pamamaraan ng pag-ibig ni Kristo, manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga pamilya ng mga bansa naway higit na magsumikap at maging masigasi upang makamit ang kapayapaan at matatag na mapanatili ito, manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga mag-asawa naway makadama ng alab ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang pagsasamahan, manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga may sakit at mga matatanda naway lumakas ang kalooban sa pamamagitan ng mga salitang nakaaaliw at may katiyakan mula sa mga kumakalinga sa kanila, manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga tapat na yumao, naway mamasdan ang mga bagay na hindi nakikita ng mga mata at hindi naririnig ng mga tenga, manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Makapangyarihan at walang hanggang Ama, naway liwanagan ng iyong batas ng pag-ibig ang aming buhay at pamalagiin mo kaming nasa matuwid na landas patungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog
tayong umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan, upang ang aming inihahain ay iyong marapatin, at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas sa loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo
na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal lang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Beatus Spiritus
Kisperat, Kisperat in Eko. Istate et vitete, Coniam suavis tes Dominus. Beatus vir qui sperat in eco. Announcement, Binyagang Bayan 2023. Sa darating na June 17, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old. Handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley o Miss Jocelyn, records staff ng parokya, para sa mga detalye. Ang huling pagpapatala ay sa Biyernes, June 16, 2023. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating pagsisimula na Nobena Misa para sa paghahanda sa dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Simula bukas, June 15 hanggang June 23, sa ganap na 12:15 ng tanghali. Ang simula ng nobena ay sa ganap na 11:45 ng umaga at susundan na ito ng misa. June 24, Sabado, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo, at ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na ika-12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunian, Jose Cardinal Advincula, D.D., Arzobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, SDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, ng ating karakol ay gaganapin sa ika-apat ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan, at ang maringal na posisyon ay sa ganap na ikalima ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawain ito ng ating kapistahan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikipag-usapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway, ay magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus
ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makampanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.